Hello, good evening, good afternoon, and good morning all over the world sa lahat ng ating mga subscribers. Nagbabalik na naman po tayo sa ating vlog, Espino Abillon Vlog. Welcome po sa ating vlog. Pero bago po tayo magsimula, please subscribe, watch, and click the notification bell para update po kayo sa lahat ng ating mga videos na i-upload. Okay po? Ngayon po, ano ba ang ating topic today? Kwan po tayo ngayon. Q&A po tayo ngayon. Q&A, magandang kwento kasi po, may mga nagtatanong po. Ngayon, sasagutin po natin yan. Ano ba yung mga katanungan nila? Yan po ang hasagutin ko ngayong araw na to. Regarding po ito sa braces. Lahat po ng mga katanungan, kasi po may nag-message po sa akin sa Instagram. Ngayon po, sasagutin ko po yun, mga message nila sa Instagram. Ano ba yung mga unang-unang nilang katanungan? Simula na po ba tayo? O relax-relax po lang ng konti? Sige, simula na tayo. Ang tanong, ito. Ano ang gagawin bago kabitan ng braces? Ayan, isa sa mga tanong yan. Sasagutin na po natin yan. Bago po kayo kabitan ng braces, syempre, i-check mo na po ng dentist ang ipin nyo. Yung teeth nyo, i-check mo na po yun ng mga dentist sa mga inyong sariling dentist. Ano po ang gagawin nila dyan? Unang-una, kung talagang, as in talagang crowded yung ipin nyo, as in talagang sungki-sungki, ang gagawin po ng dentist dyan, susukatan po kayo ng dentist, ang tawag po ron, study model or orthocast or ortho model. Yun po. After po nun, kung talagang grabe talaga, i-x-ray po kayo ng dentist. After ng x-ray, wala namang isang oras yun, sisimula na po yan gawin ng dentist. Ganun po yun. Ito, nasagot ko na ha. Bago kabitan kayo, susukatan kayo, gagawa kayo ng ortho model or study cast, dun po pag-aaralan ng dentista kung ano bang, kung gano'ng kahirap ang kaso ng ipin mo. Yun, doon na siyang magsisimula. Eh mga katungan, Q&A po tayo, katanungan yan. Pangalawang tanong, maganda po ba ang magpa-brace? Ganyan. Oo, maganda magpa-brace. Pero, meron pong kapalit dyan. Ano yan? Pagka-brace mo, eh mararamdaman ka. Oo, masakit. Kasi, yung ipin mo kasi, pagkatapos mag-bracean, feeling mo na uga. At saka, mahirap ikagat ng ipin mo. Tulad niyan, nalagyan na ng brace yan, di ba? Mahirap yan ikagat. Tulad nung sample natin ha, alam mo ba yung mga pan, nung noodles? Noodles, di ba? Kung sisimplin mo, kung titingnan mo lang, parang malambot. Hindi mo kasi na-experience. Pero kung isa ka sa nunood dito na may braces, after ng braces, mararamdaman mo yung medyo sakit. Napili mo yung ipin mo medyo nagmumove ng konti. Lalo na pag uwi mo ng bahay. Di ba siyempre kakain ka. Ano dapat kainin pag after ng braces? As I told you, yung kahit noodles po mahirap kagatin. Kasi ramdam mo talaga yung sakit. Kasi parang piling mo na uga siya. Parang piling mo matatanggal siya. Ganun po yun. Ngayon, gano'ng kasakit ba magpa-braces? Yun na nga po yun. Pag sinasabi ko po sa inyo na pag nagpa-braces ka, mararamdam mo parang feeling mo nag-uugaan siya at saka hindi ka ganong komportable sa una. Hindi ka ganong komportable sa una. Ngayon, isa pa sa katanungan, pag ba nag-braces ka, ilang taon yan? According po yan sa pag-aaral, ang brace po, depende po sa kaso niyo po yan. 2 to 3 years po ang braces. Maximum po yan 3 years. Kasi po after 3 years yan, delikado na po yan. Yung iba po kasi mga pasyente, umaabot ng more than 3 years, 4 years, 5 years. Akala nila, pamporma. Hindi nila alam, may tendency na after 3 years, pag tinanggal mo yung braces doon, posibleng managas yung ngipin mo isa-isa. Pwede matanggal isa-isa yung ngipin mo pag after 3 years. Delikado na po yan. Okay? At saka, alam nyo ba, after ng braces, after niyang matanggal, lalagyan po siya ng kwan. Sinasagot ko lang po yung mga katanungan ng mga nagkwan sa akin sa Instagram. Pagkatapos po niyang tanggalin ng braces after 3 years, lalagyan po siya ng retainer.
ulitin ko, after 2 to 3 years, tatanggalin yung braces, lalagyan na po siya ng retainer para hindi na siya bumalik sa dati. Okay? Ganun yung mga tanungan. O, pangalawang tanong naman, ano ba ang disadvantage pag may braces? Nako, kung disadvantage ang pag-uusapan, napakarami. Bakit po? Kasi po dati rin po ako may brace. 3 years din po ako nag-brace dati. Ang unang unang disadvantage niyan, every time na may okasyon, nako, pagkakain ka, maraming tinga. Nagtinga-tinga dito yan, nagtinga-tinga dito yan. Alam mo ba, actually, hindi ko natanggal molar band ko. Ano yung molar band ko ang hindi ko natanggal? Oh? Ayun, nakatama. Natiksik may brace, eh, no? Yung molar band ko, hindi ko natanggal. Ang unang-unang disadvantage pag may braces, yung tinga, grabe. Nagsabitan po yan dito-dito, nagsasabit yan dito-dito. Kaya alam mo ba, pag may brace ka, dapat may dala kang pantinga kung saan ka pupunta. Malalo mo yung okasyon. Naku, nagsabit-sabit dito yan. Kaya makapansin mo, ah, yung may mga braces, pag parang ganyan, no? Sumisimple yan para matanggal yung tinga. Parang ganyan, no? Gumaganyan yan. Sinisimplihan para matanggal yung tinga. Yan ang may mga braces kasi sumisiksik po yan. Sumisiksik po yan sa mga tinga-tinga. Kaya ang hirap talaga, grabe talaga pag may braces. Sakripisyo talaga. Eka nga, tiis ganda pag may braces. Ganun po yan. Ito naman po. Ang disadvantage number 2 naman, pag nagpa-adjust ka ng braces, naku, medyo masikip. Medyo ramdam mo yung sikip. Medyo ramdam mo para bang feeling mo. Pag kumagat ka, pag kumagat ka, parang tatama yung ngipi, parang kukontakt. Oh, parang masakit. Masakit talaga, as in masakit. Ramdam mo talaga yung sikip niyan. Tapos po niyan, pag ikaw in-adjust ng dentista mo, pinapalitan po ng rubber yan. Ano yung mga pinapalit ng rubber dyan? Pag bago ka lang nag-braces, ang ikakabit sa'yo, ang tawag dyan, modules ang tawag na ikakabit sa'yo. Ito, ang tawag dyan, modules. Ayan, as you can see, modules po ang tawag dyan. All kinds of colors there is. Ang tawag dito, sa rubber na to, modules. Modules po, pag unang braces mo, ito ang ikakabit sa'yo na rubber, modules. After lagyan ka ng bracket, ito ang ilalagay sa'yo, itong modules. Dalawang klase po kasi ang rubber. Isang modules at isang power chain. Ano ba yung tsura ng power chain? Yan po ang power chain. Lahat po ng color, meron po ang power chain. Napapansin nyo po? Napansin nyo po? Lahat po yan meron. May black, may white, may transparent, may blue, may red. Actually, lahat ng colors we have. Lahat meron yan. Ngayon, pag kinabita ka ng braces, ang nilalagay sa ngipin mo noong una, naitay. Sinishare ko lang para, ito kasi yung katanungan eh. Kaya sinasagot ko lang. Pag nilalagay ka ng braces, ang ilalagay sa'yo, naitay. Yung wire na naitay, after noon ang naitay, siyempre, after noon lagay yung bracket mo, cement na yun, o ilalagay cure na yun, lalagay ng naitay, tapos lalagay po na to. Ito yung una. Ito yung una, hindi porky nagpakabit ka ng braces, ilalagay na agad ito. Ito ilalagay na agad yung mga power chain, hindi po yan. Kasi po mapupwersa po ang root ng ngipin nyo. Hindi po siya ganun na pan-display. Ang forma-forma lang. May po tamang proseso. Pero darating po kayo dito sa power chain. Darating po kayo dyan. Ito po kasing power chain, karamihan yan. Yan mga pansara ng mga space, may mga diastema. Yan po ang ginagawa niya. Ang sarat, ang hatap. Okay, disadvantage number 3. Pag nakain ka ng matigas na food, nako, medyo alalay ka. Kasi cause po yan ang pagtanggal ng bracket nyo. Diba, after ka nalalagay ng bracket, ng braces, pag kumain ka ng matigas, nako, alalay. Uulitin ko, may pagmamahal. Kasi po, pag kumain ka ng matigas, pag natanggal yung bracket mo, madi-delay ang pag-ayos ng ipin mo. Kasi launa-una, kung malayo ka pa sa clinic na pinagpabrisan mo, kung malayo ka sa dentista mo, at saka pag natanggal yung bracket mo dito, akala mo ba? Pag natanggal yung bracket mo na yan, akala mo ba may didikit agad-agad yan? Kailangan mo pang humingi ng schedule. Kailangan mo humingi ng schedule para mailagay uli yung bracket mo na yan. Hindi yung agad-agad, punta ka agad, dok, ganyan, o doktora, yung bracket ko natanggal. Eh, paano kung sa yung oras na yun may schedule? Hindi ka pwedeng agad-agad ilagay yung braces mo, yung bracket mo. Nag-gets niyo po ako? May pagmamahal ng pagkain. Pag matitigas, hihimay-himayin. Hihimayin niyo po pag matitigas. Hihimayin niyo, lalo ng mga baka. Nako, makunat yan. Hihimayin niyo maliit.
May pagmamahal po pagka ikaw may braces. Uulitin ko, maraming sakripisyo ang pinagdaraanan pag ikaw may braces. Alam mo ba yun? Okay na po ba tayo? At saka pag ikaw nag-toothbrush, may pagmamahal. Isa rin po sa tendency na pag nag-toothbrush ka, pag nadunggol ng toothbrush yung isang bracket mo. Yung bracket, ang tawag sa bracket, ito. Yan, bracket ang tawag dyan. Yan, bracket ang tawag dyan. Pag nadunggol po yan ng toothbrush, pwede po yan matanggal. Pwede matanggal yan. Kaya pag ikaw nag-toothbrush, may pagmamahal din. Nakaharap ka sa salamin. Hindi yung nagmamadali ka, pak, 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 natanggal. Patay. Naaantala, nadidelay yung pag-ayos ng ipin mo kasi hindi man agad kinabukasan, may didikit yan. Paano kami schedule doon? Hindi ka pwede agad-agad sisingit sa dentist kasi everyday may mga schedule yan. Hindi ka basta-basta sisingit at saka paano kung may trabaho ka, wala ka rin oras makapunta. Nadidelay yung pag-ayos ng ipin mo. Nag-gets mo po ba ako? Very clear yan, ha? Okay, ito yung mga katanungan. Ano ang color na rubber ang maganda na ikabit? Nako, depende po yan sa kagustuhan nyo. Ako, ang kinabit ko nung una sa akin, black ang kinabit ko nung una kasi lalaki ko. Tsaka alam naman yung black, kahit saan bumabagay yung black. Black ang kinabit ko nung una. Black ang ginawa ko, ang pinakabit ko na bracket. Kaya po, depende po sa pasyente kung anong gusto nyong kulay. Kasi naman po, lahat naman po ng kulay ay maiikutan nyo po yan. Can you imagine, 2-3 years kayo naka-braces, every month ang adjustment. Lahat po ng rubber, maiikot nyo po lahat yan. Maiikot nyo po lahat yan. Para sa akin, lahat yan maganda. Diba? Para sa akin, lahat maganda. Pero ako, hilig ko black. Siyempre, yun talagang color kong gusto. Black at saka red. Yan ang, depende po sa inyo yan. Okay po ba yun? Okay, ito yung mga katanungan. Pag-visit ba sa clinic, makakabit na kaagad ng braces? Sinagot ko na po kanina yan. Pag ikaw nagpa-pumunta sa clinic, susukatan ka, gagawin ka ng ortho study cast o ortho model, pag-aaralan mo na yung ngipin mo bago kabitan ng ngipin. Bago kabitan ng braces. Kumbaga, hindi siya agad-agad. Pero pag nakita naman dentist mo yung ngipin mo, simpleng-simple lang yung kaso, pag uwi mo, may braces ka na. Eh, gano'n po ba katagal ang pagkakabit ng braces? Ang pagkakabit ng braces, saglit lang po yan, depende po sa dentist nyo. Yung iba, halimbawa, napaka-komplikado ng case nyo. May mga 2 hours, 1.5 hours, o 1 hour lang. Depende po yan sa dentista nyo kung gaano sila kabilis. Okay? Para sa akin kasi, slowly but surely, maganda yung sigurado. Pangit yung apurahan, di ba? Kasi dumakit yung quality ng gawa ng dentist mo. Okay ko ba yan? Okay? May mga iba nga katanungan tayo. Ito kasi mga sa Instagram na nagtanong sa akin eh. Ngayon, pag ikaw nag-brace na, di ba after mo ng braces, paano pag-uwi ka na? Pag-uwi ka na ng bahay, may bibigay ba yung dentist sa'yo? Opo, may bibigay yung dentist sa'yo. Tininin! Iba-ibang kulay lang po kung sa labas na ito, yung pinaka-box na iba-ibang kulay. Ang tawag dito, wax. Ano ba itsura ng wax? Papakita ko sa inyo, ha? Tininin! Yan po ang wax. After ng braces ng pasyente, yan po ang ibinibigay ng dentist sa pasyente. Ito po, chewable po ito. Medyo malambot lang po ito. Paano ilagay ito? Inilalagay itong wax after ng braces sa pasyente, iuwi ito ng bahay, pag nagkakasingaw ka, kasi ang kakamban ng braces is singaw. Magkakasingaw ka po talaga pag nag-braces ka. Ngayon, itong wax na to, binibilot lang po ng maliit yan. Kukuha ko ng maliit, ha? Smaller pieces kukuha ko, ha? Ayan, i-round down ko na yun. Nakita niyo po, binibilog-bilog ko lang yan. Ibibilog mo lang yan. Tapos niyan, di ba, sa bandan, alam mo, ito ikaw, itong bandan na to, sumasabit yung hook dito, di ba? Yung hook. Yung maliit niyan, itatapal mo lang yan. Itatapal mo lang dyan yan. Nakikita niyo po ba? Itatapal mo lang po dyan yan. Kulay puti po yan. Itatapal mo lang po dyan, hindi ka na masaktan. Kahit may singaw ka, hindi na siya sasabit. Bakit? Kasi meron na siyang wax na nakatapal dyan. May nakatapal lang siya ng wax, hindi ka na masasaktan. Kasi may nakatapal na wax. O kaya, sa bandang dulo, sa molar band, o kaya sa buccal tube. Sa buccal tube, sa molar band, both side kabilaan. Diyan, madalas, ang wire, lumalagpas diyan. Pag ang wire nagkaroon ng excess diyan, ibig sabihin, matuwa ka. Maging masaya ka. Bakit? Malaki ang improvement ng ngipin mo pag lumalabas yung wire sa dulo. Kasi masakit yun. Ah, tumutusok dito sa kanyang sa
hapisngi sa loob. Every time na magsasalita ka, oh, masakit. Kasi tumutusok po siya sa dulo. Ano ang gagawin natin? Malayo ka sa doktor mo. Malayo ka sa dentist mo. As I told you, itong wax na to, bibilogin mo, ilalagay mo sa dulo. Dito, oh. Sa dulo, yung sa dulo dyan, ipupod mo lang na ganun maliit. Dadalim sa dulo, wala nang tatama. Kasi may wax na siya. Ulitin ko, chewable po siya kahit makay mo, walang problema. Ilalagay sa dulo. Yan po ang wax. Yan po ang wax. Yan po ang trabaho niya. Clear po ba yan? O, panibago na naman tayo. Katanungan. Mahirap pa magsalita pag kinabitan ka ng braces. Nako, sa una talaga, medyo mahirap magsalita. Kasi siyempre, bago pa lang yan eh. Hindi ka pa komportable. Diba? Siyempre, palinggan mo. Mga ganyan ka. Ang makaka-relate dito yung mga nagka-brace na. Pero yung mga hindi pa nagkaka-brace, hindi pa makaka-relate sa sinasabi ko ngayon. Gaganyan-ganyan ka. Medyo masakit kasi nga, medyo nagagalaw-galawan yan. Dalawang linggo, mararamdaman mo yan. Yung iba naman, isang linggo, nararamdaman. Depende sa tao. Ako kasi, isang linggo lang eh. Naramdaman ko isang linggo, di ako komportable. Hindi ako makakain ng swabe. Lalo yung gustong-gusto kong kumataw. Oh, pag nakagad ka ng medyo madin, kasi feeling masakit. Medyo masakit po. Pag nadiin mo ng kagat talaga, medyo masakit. Okay po ba yan? Okay. Ngayon, ito pa yung katanungan. How much ang braces, ang down payment? At magkano ang monthly adjustment? Okay, kasi ang braces po kasi, every month, may adjustment po yan. Yung adjustment po na yan, para po maayos ang ipin nyo. Kaya dapat, every month, pupunta po kayo sa dentist nyo or sa clinic na pinagpa-bracing nyo, para maayos ang ipin nyo. Hindi yung pupunta kayo after 3 months, after 4 months, pagka gusto ko lang. Hindi po maayos ang ipin nyo pagka ganun. Dapat talaga monthly adjustment. Mandatory yan, monthly adjustment. Okay? Pag nagpa-brace ka, babalik ka sa clinic mo every month. Kung anong date ka nagpunta. Halimbawa, 4. Next month, 4, babalik ali. Okay, klaro po ba yan? When it comes down payment, depende sa clinic. May iba may 10,000, may iba may 5,000, may iba may 20,000, may 15,000. Depende po yan sa clinic na pupuntahan nyo at sa clinic na location. Kasi may mas mahal, may mas mura. Kasi sa renta, alam mo na, di ba? Okay, klaro po ba yan? Sana po, marami kayong natutunan sa araw na to regarding sa braces. Q&A, braces. Okay po ba yan? Para ibang natutunan? Ah, ganun pala yun, di ba? Ang ganda ng topic natin for today. Napakaganda. Siksik, liglig at umaapaw. Di ba? Napakaganda. Kaya, sana po sasamahan niyo ako parati sa ating channel. Sana po, huwag niyo po akong iiwanan hanggang katapusan. Magsama-sama po tayo. Uulitin ko po, tulad ng ginasabi ko dati, hindi naman po ako nagmamagaling dito. Hindi po ako nagmamagaling. Isinishare ko lang po ang aking kaalaman at aking idea at aking karanasan dito sa larangan ng dental. Okay po ba yun? Sa mga marunong na, okay lang po. Hindi po ito para sa inyo. Para po ito sa mga pasyente na bago. At para po ito sa mga wala pang experience sa braces. Magkakaroon sila ng list, magkakaroon sila ng idea. Okay po ba yun? Okay. Good vibes lang po tayo. Positive lang po tayo. Eka nga. Positive lang. Huwag mong wala ng pag-asa sa taas. Lahat ng bagay, walang imposible sa taas. Diba? Maniwala ka lang. Walang imposible sa taas. Kaya, happy lang tayo. Positive lang tayo. Diba? Bawal ang negative. Bad yun. Okay? Ngayon, pupunta muna tayo sa kwan, sa shoutout natin. Shoutout muna tayo ha, para alam mo na yung ating mga subscribers dyan, nag-aantay dyan yan. Shoutout nga po pala kay Sir Joseph de los Reyes, isa po siyang seaman, at sa kanyang pamilya. Shoutout po sa family de los Reyes. Sir Joseph, shoutout po sa inyo. Ingat ka po dyan sa isa po siyang sailor. Ingat ka po dyan, parate. Shoutout din po kay Ma'am Rosana Elias ng Pakistan. Ito po ay successful vlogger na po ito. Ay marami pong salamat Ma'am Rosana Elias sa pagsuporta po sa sa channel ko. Kahit paano eh. Nire-recommendan niyo po ako. So, maraming pong salamat. Shoutout din po kay Melgin, sa new subscriber ko, Melgin Colon Tanduyan. Tandayan. Shoutout po, Sir Melgin Colon Tandayan. Shoutout po kay Jeffrey Eason ng KSA Jeddah. Shoutout sa'yo, Jeffrey and Gian, sa kanyang misis na
si Gian na nag-aaral ng dentist. Shout out din po from San Miguel, Bulacan, BRC Edelito Abillon. Shout out BRC Edelito Abillon. Salamat sa suporta. Shout out din kay Jun Abillon, Saldi Abillon. Shout out po sa inyo, lahat diyan. Shout out din po kay Kais. Shout out po kay 06TV. Shout out po kay Wen in Davao. Shout out po kay Jade Leach Mama. Shout out po kay Jordan De Guzman. Shout out po kay Rini Espino ng Riyad KSA. Supportive po yan. Shout out po kay Raylene Manawis Riyad KSA. Shout out din po kay Nimson Ejo. Shout out din po kay Mary Jane ng Kiln City. Shout out din po kay May Ann. Shout out po sa kay Amy Official, mga vlogger po ito. Shout out po kay Mami Fati. Shout out po kay JB Tan Vlogs. Shout out po kay BTop TV. Shout out po kay TTH Channel Official. Shout out po kay Maria Lap. Shout out po kay Juday Moves. Shout out po kay Ann 70. Shout out po kay Lorma Indino. Shout out po kay Batang Provinciano Baby Ray. Shout out po kay Charlotte Indino. Shout out po kay Jet Acosta. Shout out po kay Jessica Ward. Shout out po kay Renz Vlog. Shout out po kay JB Guitar Tutorial. Shout out po kay Ana Katarining. Shout out po kay The Mommy Designer. Shout out po kay Tess Eling Samson. Shout out po kay Adoracion Kachalyan ng Princess Nora. Shout out po sa mga taga Princess Nora. Salamat po sa panonood at sa suporta. Shout out po tsaka kay Besmida Apita, mga Princess Nora po yan. Shout out po kay Food and Scenery TV, mga vlogger po yan. Shout out po kay John TV, June from Jisan KSA. Shout out po kay Sabet, Ma'am Sabet. Shout out po kay Bash Stampede. Shout out po kay Simply Seal. Shout out po kay Rilin Manois. Shout out po kay Jasmine De Jesus ng Nueva Ecija. Shout out po kay Danny Boy TV. Shout out po kay Maribel and Marlon Isalba sa family vlogger. And lalo na po sa anak lalaki, Terong Explain, baka naman. Shout out po kay JDSG Vlog. Shout out po kay Elisa Beta. Shout out po kay JB Tan Vlogs. Shout out po kay Juday Moves. Shout out po kay Sweetify Lin. Shout out po kay Mr. Attorney ng Qatar. Shout out po kay Miko Santos. Shout out po kay Lynn Abaroa. Shout out po kay Alma Britson. Shout out po kay Lerma Indino. Shout out po kay Chololo Moto. Shout out po kay Malupit Kicks. Shout out po kay Carlo and Friends. Carlo Garrido. Shout out po kay Mark Redig. Shout out po kay Eric Dison. Shout out po kay Sinodin Mipanga. Shout out po kay Ellen Soliman ng Bacoor, Cavite. Shout out po kay Ray Garcia ng Nueva Ecija. Shout out po kay Maria Victoria Rotil. Shout out po kay Ma'am Benito sa kanyang mother. Shout out po kay Mariel and Christian Villapa. Shout out po kay Ian Entere Bangin. Shout out po kay Daisy Nisnisan. Shout out po kay Beche Librea. Shout out po kay Chef Edmond Lapitan. Shout out po kay Chef Enrico Baldicantos Abad. Shout out po kay Sir Jeff Mantes. Shout out po kay Tita Libay Dimitu. Shout out po kay French Catherine Cerudo ng National Guard ng Case A Riyadh. Shout out po and kay Ate Susan also sa kasama niya. Shout out po kay Mary Ann Stanislaw. Shout out po kay Tess Feliciano, kay Doña Tess. Shout out po kay June Placido ng Korea. Shout out po kay Maylene Francisco Aguilar. Sa mga hindi po na shout out, sisulat ko po uli susunod, babawi po ako susunod. Sana po wag po kayo magtatampo sa mga hindi na shout out. So susunod po, kayo naman po ang i-shout out natin. Maraming pong salamat sa pagsama sa aking vlog ngayong araw na to. At sana marami kayong matutunan sa ating vlog for today. Okay po ba yun? Uulitin ko, parating siksik at liglig at umaapaw na kaalaman ang parati nating isishare, ipapamahagi po sa inyo. Maraming salamat po sa pagtitiwala. God bless us all. Keep safe, everyone. Bye-bye. God bless.